Number one, we're at T-POP HQ there right now. More interesting things here. Hi 41, hello. Hi, I'm 41. Hi, T-POP HQ. So nandito kami ngayon sa T-POP HQ. It's official! Hi guys, I'm Ace. Hello guys, my name is Max. Hi, I'm Jason. Hello, I'm Jay. And I'm Alpha. Hello, I'm Joe. And together we are... First One! Let's go! Wait, meron familiar stuff oh. Yeah. Pero ito ah, ito familiar smell. Sino mo una? Pampiang. May ba? Ako na guys. May ba? Una ka. Una ka. Una ka na! Nice game! Nice game! Nice game. GG! Well played! Uy! Unang talong! What parts of yourself do you see in your T-POP group? What parts? Yung, kumbaga yung ano ba? Yabang in a positive way. Confidence. Oh, hindi, huwag na lang pala yun. Confidence. Yung confidence namin. Angas with confidence. Ano namin yun sa mga pinanghuhutan namin yun na kahit may... Kasi of course we have weaknesses parang ganyan. Pero may mga time na sinasabihan na lang namin. Kung ako sinasabihan nila ako, hindi, kaya mo yan kasi ganito ka, ganyan ka. Parang gano'n. So, yun yung mga trait namin na hindi namin basta-basta winawala kasi yun yung naging pundasyon namin ever since na nag-start kami sa journey. Ha! Oy! Share your core memory about an item in this room. Item number one. Ito na ako. Core memory. What's your item? Ito. Ano item ba to? Ano siya? AirPods. Kasi... Oh may, since ano kasi, mga elementary pa lang ako, since nag-into music ako, eh natuto ko sumayaw. Sobrang lagi ko nakikinig na ng iba't ibang kinds of music. Like, kahit mix ng sayaw namin, ginagawa akong sound trip. Ano mo yung ano? May mga diba, transition. Oo, oh, may mga transition. Gano'n, pinapakinggan ko pa rin yan. Gano'n, hanggang sa nag-evolve na nag-evolve yung pananaw ko when it comes to music. So, yung malalaki na yung mga R&B. May like, ganun. So, ito talaga, hindi mawala sa akin mga headset, earphones, yun. Sige nyo lang. Who's the next? Wala pala pa. Ito, ano bang? Actually, medyo related din sa'yo kasi itong iPad yung form item ko for me. Gadget din. Hindi ko nakikita ako siya nakagano. Explain ko lang kasi nga ito yung first item na na-purchase ko by myself with my own money. Tapos parang yung time na napili ko to, parang naisip ko yun na. I mean, nagkaroon ng moment of realization na parang sa lahat ng hardships ko parang buwabalik sa akin. Parang kahit hindi big things, kahit small thing lang. And ito, isa yun sa mga parang credits for myself. Alam mo yun, parang naka-appreciate lang. Reward yourself. So parang... parang ganun tayo. Sorry, Gino. Parang ganun. So, yun. Core item ko. Yeah. Ito guys, yung core item ko. Ano siya actually, hindi ko alam. Pero ang sabi ng iba, ano siya? Portable urn. Urn daw siya. Alam niyo urn? Ilalagyan ng ash. Pero may laman siya. Hindi ko alam kung ano. Pero binigay sa akin ito ng family namin as a parang sign of blessing. Parang strength. May time kasi na ako personally. Hindi ko, marami na naman akong private stock na hinahandle. So, may time na meron akong sobrang bigat na hinahandle na trials in life. And nung nakuha ko to, parang every time, naging sign of strength ko siya. Kaya never ko itong hinubad. Just for mix, hinubad ko to. Yun din, isa pang thing. Putulin ako ng necklace, pero ito, never pa siya napuputol, pinagsasayaw ko siya. So, I think there's really a blessing within this. And ano siya, symbol ko siya ng... Kasi may mga times din na muntik na ako mag-fit talaga. Like, syempre as a leader din, parang dala-dala ko yung responsibility ng lahat. Pero may time din na gano'n, na weakest moment ko, ay ba, tingin ko lang ginagawa ko sa buhay. Parang gano'n. May gano'n akong face. Pero nung nakuha ko to, parang every time tinitingnan ko to, meron siyang signification na, ano, ito yung lahat ng sacrifices na dinaanan ko na so far, pero malakas pa rin. Malakas pa rin pala ako, and I can still fly. Hi. Kasi may wind siya eh. Parang fly higher every time you fall down. Ito naman guys.
isa sa mga AirPods. Core item ko to. AirPods din to. Pero sa ngipin, kaya naging core item ko sa akin kasi yun nga, syempre, hygiene and you. And ako kasi parang naiirit ako pag may sabit-sabit yung ngipin ko. So ito bawal to mawala sa bag ko talaga. Kasi lagi siyang nasa bag ko. Kasi toothpick hindi gaya talaga. Iba pa rin yung nagpo-floss. So, bagay, ito yung small thing na naging core item for me. You know. Ito sa akin, weighing skill. Kasi dala ko lang titimbag kami ng mga ng pagkain. Yeah. Kasi simula nung nag-change ako ng lifestyle, doon din nabago yung health ko talaga. Kasi nung bata ako, nagsakitin ako. So, nung napunta ako sa first one, nung nagtuto ako mag-diet, nung bago lahat, hindi na ako laging nai-ER. So, ito yung ginagamit ko pang diet. Pero hindi ko sinasabi na mag-weighing skill din ganyan yung pag-diet. Ito lang yung naging tool ko para mas mapabetter yung pagbago ko ng lifestyle. And I think. So, I'm the next one. Yeah. I actually have two. Uy! Left and right. What's wrong? Parang katulad kay Joker, yung healthy lifestyle natin. So, ito kasi yung pag-jogging or ito na yung pinaka-comfortable akong way ng exercise. Kasi iba-iba tayo sa ano, saan tayo comfortable, saan tayo masaya. So, dito masaya kasi nakakapag-isip ako eh. Pag, kahit mag-isa lang ako, nakakapag-isip ako, tapos nag-take time ako ng sobra. Yun. Ngayon, nakakapag-isip. And hindi automatic. Pero the second item meron sa loob. Oh, sabi sa loob! Eh, nasa loob naman eh. At sa loob? Tool. Same tool. Kasi bata pa lang ako, mahilig na ako tinkering. Oh, tinkering! Kasi ako mag-thinking of you. Tinkering! Kasi mga nagkukumpune, na-enjoy ko rin siya. And wala lang, sobrang na parang pag nakagawa ko ng isang bagay, sobrang sarap lang din sa feeling. Parang achievement. Yeah. So meron na tayo isang sarili-sarili. Yeah. Ano naman sa group? As for group. As a group naman. Yeah. Ito po kasi, nagkaroon po ng magnitude dito. Oh, hindi! Iba pala, akala ko kasi podcast. Hindi! Promo kasi yung promo. May discount. Biggest achievement namin way 2022. Okay. So, this is the number one po kami sa hot trending sa Billboard. So, US Billboard. Shout out po yung kanta. Shouting sa Twitter. Tapos pagtingin ko, first one, Billboard, not trending song. Oo, ano? Oo, parang kami, ano pa kami? Bakit? Paano? After a year, di ba parang gano'n? Oo, nagulat kami. So, sabi namin. Chinik na namin. Ha? Huh. Ano naman? Ganun-ganun kami lahat. So, and super thankful kami sa 4-1. Yes. And of course, sa mga V-pop lovers or casuals man na nag-check nung shoutout, kaya nag-number 1 siya. So, isa po siya sa biggest achievements namin. And for memory, kasi yun nga, mahirap naman po talagang maging V-pop group. Mahirap maging V-pop idol. Yet, yung core memory na yan, it enabled us to strive for more. Yeah. Yes. Very well said. Question pa na tayo, ha? Next question. Describe a perfect day with your group outside K-pop. We use drinking together as a way to, talk to each other heart to heart. Tapos, besides that, yung food trip nga, nasa Cebu kami, meron pa ng food vlog. Tapos, minsan, lalaro lang ng... Basketball, computer games, Valorant, ano ba, ML. Marami eh. Minsan, ano lang, trash talk yun namin isa't isa. Hindi, ano kasi siya eh. Very loose po kami sa isa't isa. To the point na, nagkamali kami in a way kung kanino sa within the group. Parang, it's sure na ma-resolve namin siya towards the end. Kasi parang, si Mi nagsabi nung kanina eh, na sa dami ng pinagdaanan namin, si Jay, si Per. Ay, si Jay. si,
si Jay nagsabi doon, si first one Jay, na sa dami ng pinagdaanan namin, ito yung naging foundation namin, which is pandemic boy group po kasi kami. So kami yung boy group talaga na core memory namin is nakakulong kami together. Nagkakasawaan ng mukha, ng attitude, ng kalat, ng hindi naguhugas ng pinggan. Lahat po yun talaga. So, name it, anything under the planet Earth na hindi P-pop, kaya namin gawin together and make it a perfect day. OMG! How would you describe the feeling of being in a P-pop? Ano feeling mo, bro? Siyempre, more on masaya. Masaya talaga. Kasi hindi ko rin naman in-expect na nasa P-pop ako ngayon. Since ang dream ko naman dati nung nag-aaral ako, na maging choreographer lang ako, maging well-known choreographer and a coach, international and national. Pero hindi na pumasok sa isip ko na, makakanta pala ako. And hindi ko ma-describe na aabot ako sa ganitong setting na mini-makeupan ako and ako yung kinukuhanan kasi ang masanay ako na kami yung nag-work, ako yung nag-work behind the scene. So ayun, sobrang masaya. But syempre, nakakatakot pa din kasi madilim yung dinadaanan. Pero masaya pa. Yeah. Okay, next! Walang bumalakbak, walang bumalakbak. Alam, pang-color album na kasi yun eh. Yes, Peter. Question. Uy, ang haba! If you were to write your group's bio for the whole world to see, what would you write? Start at the end, going up to be first. We are first. Meaningful yun! Meaningful yun! May kita nila yung group intro natin kasi, di ba? For the world to see. Na tayo ang first one. Hindi, ano po kasi, yung bio na yan, I think yun talaga, perfect to start at going up to be first. It sums up everything from the ground up. Na patuloy namin ginawa, pero patuloy namin ginagawa pa rin. Sobrang ganda ng venue natin today. Anyway, before we start things off, let's introduce ourselves. Start at the end! Going up to be first, we are first one! Hey guys, I'm Jason. Hello, I'm Jay. Hey, my name is Max. Hi, I'm Ace. And I'm Joker. What's up, I'm Alpha, and together we are first one! Yes, the very first song that we're gonna perform is entitled Shout out! Yeah. And super special ng kanta na to sa atin. Eh, kasi isang taon natin prepare tong kanta to. Yeah, 1 year in the making. And nag-bear fruit naman yon. Kasi this song is one of the most memorable songs because it hit the number one spot at the US Billboard Hot Trending List. And it's also a real historical tribute about a famous battle called the Battle of Yultong, where 900 Filipino soldiers battled it out against 40,000 opposing troops. So if you're ready, we're ready. Let's get ready to sumigaw shout out. Let's go. First one. Big hits different. Sumigaw shout out. Sumabay lahat, itaas kamay. Sumayaw sa agos at walang iwanan, it's okay. Palapakan simula, magkaisa at bumabala. Tara natin, pakita ang iyong tunay na kakayahan.
Welcome to the jungle. Watch out, you know you're in trouble. Tatabi ang yung mga alin, nakalakas sa nang parabit, doing double trouble. Yeah. Little minutes till I make you see. Better action, it's like I'm a bee. Cause it play, yeah, me, we're on it. Talk like a warrior, fucking Lori Crawford. Tumigil man mundo, tick-tock, tock, tock. Walang makakapigil sa sigaw na damdamin. Sa tugtog lahat na ibigay, di natapat manupay. Hawakan ng aking damay, halil at sumabay. La 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 la. Sumigaw, shout out! I'm ready to go, it's time to show all the best in me. Relax ka lang, sumunod ka lang. Nung sa paradise, no, let me see. No time to be lazy. Lahat ang harap, fall away, break free. I'm on purple, yung passion, don't check me to Oasis. Hayaan natin ang mundo na ba? Tumigil man mundo, tick-tock, tock, tock. Walang makakapigil sa sigaw na yung damdami. Sa tugtog lahat na ipigay, di na dapat malumpay. Paglubog man ng araw, ang buwan ang iyong makikita. We're gonna make it this night. Mga pangarap sa'yo, matay na dinning-ning, parang bituin. Let's get it, headshot to the sky. La 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 la. Alright, and that was Shout Out, one of our most memorable songs to date. We'd like to thank again 4-1 and for everyone for supporting us and making this song number one in the US Billboard Hot Trending list charts. And yes, for our next song is entitled Dito. Dito. Yes, that was our latest song. You can always stream at our new YouTube channel. It's at 1STONA Official. This song is kind of on a bit mas slow lang to, R&B-ish vibe. So if you guys liked it, stream it. Yes, and the music video is out now in our official channel, released under Warner Music, of course. Without further ado, this is Dito. Sa tuwing nagiging,
ako't ikaw ating pagsuluhan, bunga ng pag-ibigan. Ngayong gabi lahat ng iyong hiling isusundin, sisirin natin ang lalim ng damdamin. Buong gabi hanggang umagahin, kumapit ka at tutungo tayo sa you apart from other genres. What is P-pop to us and how is it different from other genres? Because Filipinos are the ones who make it, and the heart and souls of the Filipinos who make it are the ones that make each and every P-pop song really unique. Of course, there will always be technicalities like this sound came from American pop, this sound is influenced by K-pop, J-pop. We're in a modern era already. Each and every song, each and every genre is like intertwined. So there's not really much of a thin line. It's more of who puts the heart and soul to that genre. So P-pop is our genre. If you could have it your way, how would you like the local music industry to be? If we could have it our way, ang gusto po namin is maging free pa yung music, yung industry. Kasi syempre lahat dito may restrictions. Pero gets naman, may restrictions talaga lahat kailangan. Pero mas free pa yung kung ano yung gusto mong sabihin sa isang taon to, sa isang kanta na to. So yun yung sa akin. And actually, well, if we could have P-pop in our own way, how would we want it? Gusto lang nating magkaroon siya ng deeper meaning. Parang yung isa sa idols namin. We have a lot of idols, pero of course, isa dyan si Michael Jackson and Taylor Swift. Both of them make songs that hindi lang nagre-revolutionize music but gives meaning to someone's existence. Like Man in the Mirror, Heal the World, di ba? Ang dami, even Taylor Swift has those songs. And dahil dyan, meron po kaming mga pararating na songs this year. Marami po yon. So find each and every meaning to those songs. So please do tune in on 1SDONE Official. That's for right. A lot of those songs and an EP incoming. What would you want to say to your group's future selves or future self? So, kayang-kaya mo yan. And nakamit mo na, galing mo. Ang galing mo, first one. I mean, nakaka-proud lang na makita yung sarili natin. At syempre, hindi lang siguro tayo, but of course, yung ibang P-pop groups na umaangat and mas nakikilala rin yung P-pop sa buong bansa. So, ang galing mo. Good job ka. What have you overcome the past few years that made sense now? Siguro yung
I think kung bakit kami nag-stay, ano yung mga napagdaanan namin sa mga nakalipas na taon. What, kasi overcome? Oo. That, I mean, na-overcome kasi natin siya sa ganito, sa hirap. Kasi kung natatandaan nyo, nag-debut kami sa era ng pandemic. So lahat ng paghihirap, hindi kami makalabas, wala kaming show. And lahat ng nakikita lang namin na show is more on nasa TV. Media lang. Yeah. Media. So, ayun, parang lahat yun na-overcome na natin at nagme-make sense yung ngayon. May dagdag lang ako. Dagdag ko dun yung like, pag nagtitraining kami ng vocal lessons, ganyan. Oh, yes. Vocal training. Kasi syempre, like paulit-ulit. Hindi, ako at first, sobrang na-sketchy ano. Hindi kasi syempre, hindi ko alam kung yes. Kung may ano eh, mag-work ba to sa bosses ko, ganyan. Pero naniwala lang ako. I just trusted the process and yun. Sobrang nag-grow tayo as an individual. Lahat marunong na kumanta. So, huwag natin lahat i-take for granted yung mga ganun things. Correct. Tsaka yung chemistry. Talagang siya yung pinaka isang matibay kung paano natin na-overcome yung mga problema. Bagay yung naging foundation natin. At the end of the road, it all makes sense. Kasi walang perfect eh. It's all a matter of consistency no matter what the hardships may be. How do you like to be known and remembered as a P-pop group or soloist? Nazar na ating kay Sam. Kasi ikaw na lang yung walang answer dito. Ikaw na lang yung nakamute pa eh. Pero yung narinig ko yung question na kung ano ba yung gusto nilang, ano ba yung gusto natin maging tatak sa public or sa audience natin. Yung unang word na pumasok agad sa isip ko is to be legendary. Legendary. Ayos yun ah. Tapos yung explanation ko, ikaw na lang. They actually gusto lang na mag-leave ng ano ng mga lessons, parang magkaroon kami ng legacy na nagkaroon kami ng gantong bagay and nakatulong kami sa mga tao na na-inspire namin sila kung ano man yung gawin nilang, kung ano man yung tatahakin nilang job or gusto ba nila maging artist someday. Gusto ko na yun yung maiwan namin sa kanila na ma-inspire namin sila. Yun po, we just like to invite everyone, of course, this year, as we said sa nakaraang Verse 1 year-end concert, no? Year-end concert natin. This year, 2024, will be a very loaded and busy year for First One. So we'd like to invite you to please do tune in at all our SNS accounts, especially sa newest artist YouTube channel namin at 1STO Winning Official. A lot of new songs. New songs will be coming out this year. Ano yung binubulong mo? Ha? Concert? May concert daw, guys. Check nyo na lang sa SNS namin kung ano yung concert na yun. May binubulong ka? Wala siyang binubulong. Hindi, telepathy ba? Wala telepathy. Na. Ngayon, a tour is coming. A year-end tour is coming. So please do tune in at 1STO Winning Official. A lot more of these announcements will be coming in. And thank you very much for standing by us in each and every step of the way. We love you guys. Dito lang, dito lang, dito lang.